Nagka-crush ka na ba sa teacher? Kailan mo balak mag-asawa? What? Have you ever been in love with the same gender? What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel ko, I'm Jomar Tolentino and do subscribe below. So kung natuwa po kayo sa vlog ko kahapon ay masaya rin po ako kasi nag-enjoy lang talaga ako sa vlog na yon guys. At ngayon, sana mas mag-enjoy pa kayo dahil gagawin ko tong vlog na to para sa inyo. Kahit isang malaking pagsubok tong vlog na to ngayon, gagawin ko yan! Kayang-kaya yan guys! For this video guys, ang gagawin natin is truth or dream. Bali, ang ginawa ko ay nag-send ako ng slot sa mga friends ko para makapag-ask sila. So, ang gagawin lang natin is. Ang gagawin ko lang ay sasagutin ko or kung hindi ko gustong sagutin, iinumin ko lang yung drink na pinrepare ng kapatid ko at saka ako. Calamansi na may suka na may sili. Ang mechanics guys ay easy lang. Kapag ayaw mo sagutin ang question na nabunot ko, iinumin ko lang to. So without further ado, let's start the vlog in 3, 2, 1. First question. Kailan mo balak mag-asawa? Grabe siya. So, sige, truth ako, guys. For me, wala pa sa isip ko na mag-asawa, guys. Goal ko muna ngayon is makapagtapos ng pag-aaral. Meron pa akong 3 to 4 years na dapat i-google sa pag-aaral ko at maging CPA someday. So, wala pa sa isip ko na mag-asawa, guys. At mag-aasawa ko. Next question. Sino sa mga ex o naka-MU mo ang gusto mo bang bigyan ng second chance? So, truth ako guys, sasagutin ko na. Actually, ang chance, possible lang siya kung meron pang interaction or meron pang namamagitan sa mag-ex or dating magka-MU. So, for me, wala na akong bibigyan ng chance kasi past is past. At ayun, para lang sa akin, wala na din naman talagang say-say na ibalik pa kung ano pa yung dating nakasanayan ng mga ex ko, ng mga naka-MU ko. So, ayun, feel ko, hindi na ako, wala ng second chance. Once is enough for me. Next question na tayo, guys, at sana masagot ko pa to. Kasi ayoko talagang inamin yung drink. So, good luck sa akin. Trichy or Trisha? I-explain ko muna, si Trichy siya yung pinaka-close ko ngayong college. At si Trisha siya yung pinaka-close ko nung junior high. So, sa nagtanong nito, bakit mo ginagawa sa akin? Ang hirap pumili. Trichy or Trisha? So guys, hindi ko siya sasagutin. So, kailangan kong uminom. So, tumatawa yung kapatid ko kasi siya yung nag-suggest nung sili. Kasi hindi, mahina talagang tolerance ko sa manghang. So, eto na guys. In 3, 2, 1! Next question. Kung magkaka-jowa ka, pumili ng isa. Jowa o tropa?
Bakit ba lagi niyo akong pinapapili sa dalawa? Sige, truth, sasagutin ko siya. For me, ang pipiliin ko, tropa. Why? Kasi tropa mas marami yan kesa sa jowa. So, feel ko naman yung existence ng tropa mas matagal kesa sa jowa. And even though nakaka-experience ka ng maraming problems, nandiyan pa rin naman yung mga tropa mo. So, for me lang, para sa akin lang, tropa yung pipiliin ko instead of jowa. Kasi jowa, limited lang yan. Pero, ang tropa para sa akin, malaki yung meaning at or malaki yung pwede niyang ibigay o itulong sa'yo. So, pipiliin ko yung tropa. At saka, hindi naman kasi forget ng jowa ka, kailangan mo nang kalimutan yung tropa mo. Ay, share ko lang. So, dapat balance pa rin kung magkaka-jowa ka. So, kaya tropa yung pipiliin ko. Next question na tayo, guys. Nagka-jowa ka na ba? So, truth, guys. Easy lang naman to. Oo, nagka-jowa na ako. Dalawa yung ex ko. Two girlfriends. Yes! Hindi ko yung makapaliwala. So, nagkaroon ako ng dalawang girlfriends. Saglit lang, yung isa 9 days, ginawang patay na. Tapos, yung isa 3 months. Yung 3 months yung talagang na-feel ko yung relationship. Pero, wala, hindi nag-work. So, kailangan bumitaw kahit masakit. But still, yun, maraming lessons na natutunan. Next question na tayo, guys. Nagka-crush ka na ba sa teacher? So, hindi ko siya sasagot. Hindi ko siya sasagutin, guys. Uy, kadakal na! Ay, siya yun. So, to, guys. 3, 2, 1. Ginagawa mo! Bakit ganyan yung lasa? Next question. Na-fall ka ba sa taong nagbigay ng fries at McFloat sa'yo? Inom mo, sasagutin. Sige, inom. Sige, sasagutin ko na lang tong question na to kasi ayoko na talaga yung drink. So, dun sa question na na-follow ko dun sa nagbigay sa akin ng fries at McFloat. Oo. Haranahin kita, saan tayong mapunta, yung tipong kahit malalaman. So yun, oo, na-follow ko sa kanya. Ang next question ay, bakit may mga tao kailangang i-secret ang relasyon nila? So, truth, sasagutin ko siya, guys. So for me, merong instances na tinatago nila yung relationship nila kasi feel ko lang na ayaw nila ng involvement from other people, ayaw nila ng criticism or judgment. Kasi minsan sa buhay natin, hindi naman natin dapat ilahad or ipakita or sabihin sa lahat kung ano yung mga meron tayo. So okay lang din na, for me, okay lang din naman na mag-secret ng relationship as long na you love each other and tinutulungan nyo yung bawat isa na mag-grow kayo. Kasi sa relationship, hindi naman about sa publicity yan. So, hindi mo kailang i-public, hindi mo kailang ipangalandaman. Kasi hindi ibig sabihin nun na hindi ka proud. Kasi meron lang talaga ng mga bagay na kailangan mong i-secret para walang makialam sa inyo. Kasi maraming relationships ngayon na kapag alam na maraming tao, merong times na nasisira nila or gumawar. Basta yun, gumagawa sila ng mga rumors. Kaya nagsisecret ng relationship yung iba is for their privacy. And lagi lang natin tatanda na even though it's a private or public relationship, as long na you love each other and you have the honesty, I think mag-work yung relationship nyo, public man or hindi. Ang last question ay, have you ever been in love with the same gender? Drink ako, guys. Drink. 3, 2, 1.
ginagawa mo? Wait na, kuya! 12 minutes? 12 minutes. Hindi na, hindi man, hindi man. 15 minutes. Tignan natin. At natapos ko na nga mga questions, guys. So, oras na para mag-shoutout. Shoutout kay Mark Angelo Pangan. Shoutout kay Sofia Anika. Shoutout kay Simon Rodin. Shoutout kay Iris De Mesa. Shoutout din kay K. Fernandez. Shoutout kay Jeds Moira Guanlao. Shoutout kay Carlos Miguel Aguila. Shoutout kay Zarin Pascual. Shoutout kay Mia Manalili. Shoutout kay Sen Lumano. Shoutout kay Tiffany Santiago. Shoutout kay Samantha Limbago. Shoutout kay Brittany Joy Dabu. Shoutout kay Angela May Miguel. Shoutout ulit kay Marky Sanchez. Ayan, pangatlo na niya. Shoutout kay Edsel De Mesa. Shoutout kay Jaira Jen Asumen. Shoutout ulit kay Rachel Salalila. Ayan, feel ko lagi siyang nanonood. Shoutout kay Najee Hariga. And lastly, shoutout kay Jian Basin. So yan nga guys, dyan na nagtatapos ang video natin for today. And bago ko i-end ang video, gusto ko magpasalamat sa mga taong nandyan lagi para manood ng mga vlogs ko, para i-support yung tinapa kong journey. And I really like vlogging, kaya pinupush ko yung sarili ko and I'm pursuing my dreams in terms of vlogging. So sana tulungan nyo ako na makamit yung mga gusto kong ma-achieve at pagtsatsagaan ko yan. At kung nagustuhan nyo ang video nito, don't forget to like this video, hit the subscribe button and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga next vlogs ko. Once again, this is Jomar Tolentino Vlogs. I hope you enjoyed today and that's it. Good day.